And ayan guys, at welcome back sa ating channel, Doms TV here. So for today's vlog ay pag-uusapan ulit natin yung crypto mines. So grabe, ingay ng manok. Every time na lang nag-vlog ako ay merong manok. So anyway, for today's video, pag-uusapan natin yung NFT game na crypto mines. So to start with, syempre wala na muna tayong intro dahil medyo hindi maganda yung nangyari. Check natin. So, check natin yung price ni crypto mines as of now. Reload natin siya. So, sa ngayon ay 785 pesos ang isang Eternal. Di ba? Ang isang Eternal. So, kahapon yung price ni Eternal ay nasa 1,000 mahigit na siya. So, bumagsak siya ng 785 ngayon. And kanina, umabot nga siya ng 713 pesos yung kanyang 24-hour low. So, eto siya. Kung titignan natin sa graph niya ngayong araw, yan, sa 1 day, medyo downtrend siya. Pero sa 7 days, kung titignan nyo, paangat pa naman. And sa 1 month, paangat pa naman. So, for today's video, pag-uusapan natin bakit nga ba bumagsak yung value ni Eternal from 1,350 na nung nakaraan at bumalik sa 1,100, then going down to 713 kanina, or to be exact, ngayong exactly 1 PM ng hapon, ngayong October 14, 785 pesos siya. So check natin sa Pucoin. Ayan, ito yung kanyang graph in 5 minutes. So check natin sa 30 minutes. Ayan. Ayan, 30 minutes 'yan, 'di ba? 30 minutes niya. So kung titignan natin siya in long term, paangat pa rin naman. Okay. Ngayon, ano ba yung dahilan kung bakit humabagsak yung presyo ni Eternal? So dito, balik tayo sa kanilang website, 'di ba? Tinignan ko yung kanilang Discord, wala namang update, wala namang maintenance. Ganon din sa Telegram, walang update and maintenance. So, ano ba talaga yung dahilan ni Crypto Mines Eternal bakit bumabagsak siya? So, pag-usapan natin mga kaibigan. Unang-una, linawin ko lang sa inyo, hindi ako financial advisor at hindi rin ako expert, pero para sa akin ay sariling opinion ko lamang to at sarili kong observation kung bakit bumabagsak yung value ni Crypto Mines Eternal sa ngayon. Okay, sa ngayon. So, ang aking opinion dito, number one reason kung bakit bumabagsak si Eternal, yung value ni Eternal, dahil nakikita ko na yung value ni Binance Coin ay umaakyat. So check natin. Ayan. So 23,000 na siya, which is kahapon around 22,500. So umaakyat siya. Yun yung unang dahilan na nakikita ko. So napakasimple lang naman ng logic niyan eh. Syempre kapag yung main currency ay alam niyo na tumataas, posible naglilipatan yung mga holder ng crypto mines papunta sa Binance para maka-profit kapag umangat yung value ni BNB. So posible 'yon. Para sa akin, opinion ko lang 'yon, posible talagang mangyari 'yon. Okay? Ngayon, number 2. Bakit nga ba bumababa yung value ni Eternal? Number 2 reason, ito nakita ko guys. So punta tayo sa kanilang website, play the game, okay? Then dito, kung makikita nyo, antayin natin, di ba yung ating claim rewards is 30% kapag nag-early claim ka. So pag hindi ka nag-claim ngayong araw, bukas mababawasan ka ng 2% and another 2% next day hanggang maging 0. Okay, ito lang naman yung pinaka nakikita kong dahilan kung bakit bumabagsak si Eternal sa ngayon. Posible na merong mga whales or mga early player na naglaro nitong mga nakaraang linggo at nakahit na sila ng kanilang 0% tax. So ang nangyayari, since 0% tax na sila, winidraw nila lahat ng kanilang earnings dito sa crypto mine. So kasi 0% tax eh. So malaki, kung isipin nyo kasi, diba, kumita ka ng 1 Eternal, let's say 10 Eternals na lang. So kung i-claim mo, early claim mo siya ng 30%, ang mababawas sa'yo ay 3 Eternals. So kung ang value ni 3 Eternals ngayon ay 1,000, 3,000 pesos din yung mawawala sa'yo. So siguro para sa akin, yung mga unang player ni Crypto Mines na nakahit na ng 15 days or nakahit na ng 0% tax ay posibleng nag-payout day sila ngayon. Sa sahod day ika nga, 'di ba?
sa HOD day ng mga early player ni CryptoMines Eternal. So, ako tulad ko, every week ako nagki-claim, hindi ko inaantay na maging zero tax ako kasi ganun yung aking diskarte. So, depende na rin sa inyo kung ano yung diskarte nyo sa pagdating sa pag-claim ng inyong earnings dito sa Eternal. So, kunwari ako, 7 days nag-claim, 7 days ako naglaro, 7 days, after 7 days nagki-claim ako, mababa na yung tax ko noon. Pero kung aantayin ko pang maging zero, so posible talaga na yung mga players na yon ay nag 15 days na sila at sabay-sabay silang nakapag zero tax ngayong araw. So, ginawa nila ay nag-claim at nag-sell ng nag-sell. So, posibleng yan yung dahilan kung bakit bumababa yung value ni Eternal ngayon. And, pangatlong para sa akin opinion ko kung bakit bumaba yung value ni Eternal in 2 days time frame kasi, di ba? Ngayon tignan nyo is October 14, 13 naging 1 2 11 600 nung 12 ay 700 siya. Okay. So kung mapapansin nyo, magmula nung October 12 700 din siya. And October 13 naging 1,000 siya, and October 13 naging 1,200 siya. So kahapon yon. In 2 days, ganun kabilis yung inangat ni CryptoMines Eternal. So para sa akin, nagkakaroon lang siya ng price correction. Kasi in 2 days, tingnan nyo naman, in 2 days, ang laki ng inangat. Almost double from 700. Diba? Almost double siya. So siguro bumabalik lang siya sa tamang presyo, nagkakaroon lang ng price correction. So yun guys, para sa opinion ko lang yun, sariling opinion ko lang yun at sariling kong research din yun. And also kung titignan nyo naman, kung titignan natin yung BSC scan, okay, diba ito yung BSC scan, ito yung kanyang contract, okay, ay mali, balik tayo dito. So titignan natin dito sa holders naman. Ito yung number one wallet, nakalock siya. Ito yung reward pool. Okay. Tignan natin sa analytics. Yung analytics niya, ito, umaakyat. Ito yung reward pool natin eh. Sa ibang NFT game, ang reward pool, pababa yan. Kasi yung reward pool na i-re-release ng nai-re-release sa mga player. Pero ang kakaiba kay CryptoMines Eternal, yung kanyang reward pool ay umaakyat. Ibig sabihin, dumadami yung reward pool natin. So, nadadagdagan dahil sa madaming pumapasok na nagmi-mint ng ship, ng worker. Yung mga nagagamit kasi nating Eternal sa pag-mint, the rest ay napupunta dito sa ating reward pool. So, good news yun. So, ibig sabihin, kung sa ibang NFT pababa yung kanilang reward pool, posibleng rug pull yun. Diba? Posibleng pa-scam na. So, si CryptoMines Eternal, para sa akin, hindi naman siguro para pool na. And base nga sa aking observation, yung kanilang reward pool ay umaakyat, and also posible nagkakaroon lang ng price correction dahil sa 2 days, almost double yung inangat sa presyo ni Eternal, and posibleng payday rin ngayon ng mga early player na nakakapag zero tax na ngayong araw. So, ikaw naman, kahit naman ikaw, di ba? Tanungin natin yung sarili natin. Kung ako, naglaro ako ng more than 15 days na at nakaipon ako ng Eternal, sabihin natin 100 Eternals, and umakyat sa 1,000 pesos isa, syempre, hindi mo talaga maiiwasan na mag-claim na kasi nakikita mo na yung pera, di ba? Nakikita mo na pera na magsusugal ka pang antayin mo pang umakyat or bumaba. Kung baga, nagiging sigurista lang din naman sila, nagte-take profit sila. Yun yung madalas nating sinasabi na TP muna tayo, take profit muna tayo. So ganun din siguro sila, ganun din naman ako, at malamang ay ganun din kayo. So yan yung mga nakita kong dahilan kung bakit bumabagsak yung value ngayon ni CryptoMines Eternal. So from 1,200 kahapon, or nung pinaka-peak niya kahapon nga, umabot ng 1,350. So ayan, and bumagsak siya, pabalik dito sa reload natin kung magkano na ba. So 793, so ayan, umaakyat din ulit. So titignan natin dito sa kanyang ayan, paangat siya, di ba? Ayan, umaangat din naman siya. So good thing para sa akin,
na mag-buy sa ngayon. Kung tingin ko ito na yung pinaka-deep price niya ngayon, papasok pa rin ako dito. Kasi nasa deep na siya eh. And also, isang kagandahan kapag bumabagsak yung presyo ni Eternal, yung value ni Eternal, maidagdag ko na rin mga kaibigan, ano, dito sa mine, okay, pag naglaro ka dito ngayong araw, yung reward natin na dadagdagan, okay? Ito kanina, 0.2 na lang to, naging 0.3 ulit, naging 0.6 ulit, nadadagdagan yung number of Eternals natin. Kunwari, naglaro ako ngayong araw, nakakuha ako ng reward na 1.3 kasi dito ako naglalaro, di ba? Kung sa presyo ni Eternal ngayon, base sa current price niya na 793, yung aking makukuhang reward ay 1,031 pesos. Okay? 1.3 yun. Ngayon, let's say bumalik sa 1,000 pesos si Eternal. So, magiging magkano na yung naging reward ko ngayong araw? So, magiging 1,300 siya kasi umakyat yung presyo. Kaya, ang ibig ko lang sabihin, kapag mababa ang value ng Eternal, nadadagdagan yung number of Eternals na reward natin every time na maglalaro tayo. And syempre, nadadagdagan rin yung number of Eternals kapag nagmi-mint ka ng spaceship, ng workers, at nagre-renew ka ng inyong contract dito sa inyong worker. Okay, naintindihan nyo ba? Kapag mababa yung value ni Eternal, madaming Eternals yung makukuha natin na reward. And medyo madami-dami ding Eternals ang makagastos natin every mint ng workers at ship at renew ng ating contract. Pero ang value nila is the same pa rin. Sa minting, steady siya sa 1,000 pesos. Sa contract naman, 50 pesos per day sa isang worker. And sa minting ng ship and workers, ganun din, 1,000 steady. And dito naman sa reward natin, sa level 1, steady siya sa $5 or 250 pesos. Sa level 2 ay 500 pesos. Ayan, ganun yung aking observation dito. So ayan guys, yung reason na nakikita ko kung bakit bumabagsak si CryptoMines Eternal. So linawin ko nga lang ulit, ito ay sariling opinion ko lamang at pwede nyong gawan din ng sarili nyong research kung sa tingin nyo bakit bumabagsak yung presyo ni CryptoMines Eternal. So kanya-kanya na tayong research dito, do your own research na rin. Kung sa tingin nyo rug pull na at nakapag ROI ka na, pwede ka nang mag-exit, pwede mo pa rin ituloy kasi syempre ROI ka na din. And kung sa tingin nyo ay bago ka palang napapasok sa Eternal, sa CryptoMines Eternal, at tingin nyo rug pull na, huwag na huwag nyo nang papasukin. Huwag nyo nang pilitin yung sarili nyong pumasok pa kung sa tingin nyo negative na. Okay? Yun yung pinaka best advice. Kung di nyo gusto at kung sa tingin nyo negative na, huwag na huwag nyo nang papasukin. Okay? So, yan ay aking sariling opinion lamang at hindi ako ako financial advisor. At hindi porket nakita nyo yung kumikita ko dito sa CryptoMines Eternal, ay papasukin nyo na rin. So, bago kayo pumasok, ay mag-research din ho muna kayo. Kailangan nyo i-research lahat-lahat at kailangan nyo itanong yung mga dapat nyong malaman. And suggest ko na rin na pumasok kayo sa kanilang Discord channel and sa kanilang Telegram para maitanong nyo yung mga gusto nyong malaman din. Okay? So, yun guys yung aking observation kung bakit bumabagsak si CryptoMines Eternal. And also, idagdag na natin. So, for today, maglalaro ako ng aking CryptoMine Eternal. So, aking daily task dito. So, tignan natin kung ilang minutes pa. 30 minutes pa. So, guys, ayan. Para automatic tutorial na din and actual gameplay na din ng aking journey dito sa aking CryptoMines Eternals. Sa aking third day and third week ko dito sa CryptoMines Eternals. Maglalaro ulit ako in 30 minutes. So, balikan ko kayo guys after 30 minutes para maipakita yung aking laro dito sa CryptoMines Eternals. So, yan muna sa ngayon and see you later. And ayan nga guys, after 30 minutes ay pwede na ulit tayo maglaro dito sa CryptoMines Eternal. So dito na ako sa aking mga workers, nakatayo na ulit sila at meron na ulit akong 427. Reload natin, okay. Reload natin, dapat 427 na yan. Okay, 427 over 427, mining power. So pupunta na tayo dito sa mine para maglaro. And ayan, hanggang level 4 ako pwede. So 1.3 Eternals yung aking magiging reward in case na successful yung aking expedition dito sa planet 4.
So magkano ba yung presyo ng Eternals ngayon? Check natin, reload natin to. And yun, 789 pesos pa rin. So balik tayo dito sa kanilang website and maglalaro tayo. And yung aking technique nga dito guys, as usual ay nagki-clear catch muna ako, pero di ko sinasabing effective to. Style ko lang to para diskarte ko na lang din. Kung so gusto niyo gayahin, di pwede niyo gayahin. Ito yung craft Eternal ngayon. Ayan. So, ayan. Journalin lang din tayo kung ano yung tingin niyo, rug pull or hindi. So, anyway, back to the game. And 1.3 Eternal yung aking expected reward kapag successful yung ating expedition. So, click mine this planet. And yung gas fee na naman 0.0029, confirm. Expedition started. So sana successful. Oh my god, tignan natin. Ayan, antay-antay lang, dasal-dasal lang, hanap ng duwende at makiusap na successful. Ayan nga, expedition success. Your guild was rewarded 1.340. So magkano yun in peso ngayon sa value na 789? 1.340 is 1,058. So ang aking nakuhang reward ngayon mga kaibigan ay 1.34. So sa presyo na 789 pesos per Eternal, 1,058 siya. So mababa yung presyo ng Eternal ngayon, kaya 1.34 yung aking nakuha. Ngayon ang kagandahan dito, kung 1.34 yung aking nakuha ngayon at bukas, let's say, sabihin natin bumalik sa 1,000 pesos yung value ni Eternal, yung aking reward na nakuha na 1.34 ngayon ay magiging 1,340 na bukas kung bumalik sa 1,000 pesos, di ba? Ganun yun. So, ang ibig ko sabihin kanina, pag mababa yung ating value ng Eternal, madami-daming Eternals yung nakukuha nating reward every time na maglalaro tayo. So, meron na ako ulit na 3.6 dito na naipon para sa aking third day, para sa aking third week dito sa CryptoMine. Ang ingay ng manok, and yet. And meron akong 25.99% tax na lang. So, after one week ako mag-claim dito, and tingnan natin, sana umangat pa rin yung value ni Eternal at maging $50 man lamang para magkaroon tayo ng masaganang Pasko ngayong taon. Lalo pa't naging toxic yung ating taon dahil sa pandemic. So ayan guys, hindi ako financial advisor. Hindi porket nakita nyo akong kumikita dito sa CryptoMines ay papasukin nyo na rin. So I advise na mag-research pa rin ho tayo bago natin pasukin ang isang NFT game dahil may perang involved po dito. So ang pera madaling mawala pero mahirap hanapin. So research po muna tayo. Kapag tingin nyo negative na, huwag nyo nang pipilitin. So yan guys, yan muna sa ngayon and see you tomorrow.